Ako si Alexa at gusto ko lang i-share itong kwento sa inyong channel, sir. Ito'y karanasan ng kuya ko noong mga bata pa kami. Nasa grade 5 siya noon, samantalang nasa grade 3 ako. Magbabagong taon noon at nagkayayaan silang magkakaibigan na pumunta sa abandonadong lote para doon magsindi ng mga paputok. Nauso pa noon ang mga pikulo at watusi. Doon nila inumpisahang magsindi noon dahil ayaw ni mama na doon sila sa may bakuran. Ayaw niyang mangamoy ng watusi ang bahay. Nasusuka raw siya. Kaya naman mga bandang alas 5 na noon ng hapon ay andoon na sina kuya. Tanaw naman mula sa bahay yung lote. May mga puno lang yun ng saging at talahiban sa likurang bahagi. Tapos palayan na ang naapalibot dito. Sinabihan na sila noon ni mama na huwag lumayo doon sa bungad ng lote. Baka raw kasi may ahas sa may talahiban. Naging tambakan na rin ng basura ang likurang bahagi. Doon nila tinatapon ang mga sinisinding pikulo. Mga 5 bata silang nandoon, kaya naman hindi gaanong nabahala si mama. Basta sinabihan siya ni mama noon na umuwi sa oras ng hapunan. Pero maghahapunan na kami noon ay wala pa rin si kuya, kaya sinundo na siya doon ni papa. Pagdating raw ni papa sa bakanteng lote ay wala na roon sila kuya. Hinanap pa daw niya ito sa bahay ng mga kalaro nito. Pero andoon na raw ang mga kalaro niya at tagahapunan na. Pagbalik ni papa ay nakasalubong daw niya noon si kuya na naglalakad papasok ng bakuran namin. Nakita daw ni papa si kuya pero tumuloy-tuloy lang daw ito. Hindi nito kinubo si papa kaya sinundan siya ni papa para sermonan. Pero dumiretso lang daw si kuya sa kwarto at sinarado pa ang pinto. Katok raw ng katok noon sina papa at mama pero hindi sila pinagbubuksan ni kuya. Pero nagulat ako noon nang makita si kuya na lumabas ng banyo. Niyaya pa nga niya ako na kumain na kami, kaya tinawag ko sina papa at mama. Nagtataka at nagulat pa nga raw sila nang makita nila si kuya. Kung ganun, sino raw yung pumasok sa kwarto niya? Nang pihitin na raw ulit ni papa yung doorknob sa pinto ng kwarto ni kuya ay nagbukas na raw yun. Walang tao sa loob. Pinagalitan nila noon si kuya dahil nakuha pa raw nitong pumuslit sa kwarto nito at magkunwaring kanina pa nasa bahay. Pero kahit sila daw ay napapaisip kung saan dumaan si kuya, kaya pa ulit-ulit nila itong tinanong. Pero sinasabi lang ni kuya na hindi daw siya pumasok ng kwarto niya. Pinagpilitan naman daw noon ni papa na sinundan pa nga niya si kuya at sigurado siya sa nakita niya na pumasok ito sa kwarto nito. Hindi noon pinayagan ni na papa na lumabas si kuya. Kahit umiiyak ito ay hindi nila ito pinayagan na magpaputok sa labas. Kaya nagmukmuk noon si kuya sa kwarto niya. Nang ideklara na ang bagong taon ay tinawag siya noon ni na papa para kumain pero hindi noon sumasagot si kuya. Maya-maya noon ay napatingin daw si papa sa bintana. Nakita niyang dumaan doon si kuya kaya napalintik na bata siya noon. Lumabas siya ng bahay para sundan si kuya na nakita niyang naglalakad na sa labas ng bakuran. Tapos na noon na magpaputok ang mga kapitbahay. Medyo tahimik na ang kalsada kaya nagtaka daw si papa kung saan papupunta si kuya. Naarating siya sa may bakanting lote pero hindi na niya nakita si kuya. Doon naman daw ito lumiko. Tinawag daw niya si kuya pero walang sumasagot. Kaya muli daw niyang hinanap si kuya sa bahay ng mga kalaro nito. Pero puros na naapatay na ang mga ilaw sa bahay nila. Pag-uwi ni papa ay dire-diretso siya noon sa kwarto ni kuya. Nakalak pa rin yun kaya gumamit na siya ng susi para buksan. Halos nakasan daw ng dugo si papa nang makita si kuya na mahimbing ang tulog. Tiningnan daw niya ang bintana ng kwarto ni kuya. Naasara naman yun at mukhang hindi naman siya kasya kung sakali mang magtangka siyang lumabas doon. Ginising noon ni papa si kuya para sana alokin na kumain. Pero kahit anong gawin na pagising ni papa ay hindi nagigising si kuya. Hindi rin daw ito kumikilos. Nataranta na noon si papa kaya kaming patulog na ay pinagigising niya noon. Nang bubuhati na niya si kuya para dalhin sa ospital ay bigla naman itong nagising. Humugot pa ito ng malalim na paghinga saka dumilat. Habol-habol nito ang hangin. Para daw itong takot na takot, sabi ni papa. Tinanong siya ni papa kung napaano siya.
Naramdaman din daw noon ni Papa na para siyang inaapoy ng lagnat. Nanaginip daw ng masama si Kuya. Hindi ko maalala ang eksaktong kwento ni Kuya noon, pero tinanong ko nga siya. Nakalimutan na rin daw niya. Parang hindi raw yata siya noon makaalis doon sa bakanting lote. Nagpuputukan na daw doon ang mga pinagtatapon nilang paputok, pero hindi raw siya maatakbo palayo. Hindi mawala-wala ang lagnat ni Kuya noon. Tinubuan pa nga siya noon na parang mga paso sa katawan. Nang ipagamot daw si Kuya sa isang albularyo, sinabi nitong may natamaan daw si Kuya ng paputok. Isa raw yung elemento. Nagalit daw yun kay Kuya, kaya pinarusahan daw ito. Nagamot naman si Kuya noon, pero hindi na natanggal yung peklat ng mga paso niya sa katawan. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung ano ba yung nanggaya kay Kuya noon. Anong klaseng nilalang yun? Gawa rin ba yon ng elementong nagparusa kay Kuya? Magandang araw po Sir Bob at sa lahat. Tuwing bagong taon ay bumabalik sa alaala ko ang nangyari kay ate 8 taon na ang nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Amy at ang ate ko naman ay si Alice. Nasa high school pa lang ako noon at si ate ay nag-aaral sa kolehiyo. December 29 noon nang magpaalam siyang sasama sa mga kaibigan niya sa isang resort. Babalik din daw siya ng 31. Kaya kahit ayaw siyang payagan noon ni mama na umalis dahil magbabagong taon, ay wala rin siyang nagawa dahil pinayagan naman ito ni Papa. Medyo spoiled kasi noon si ate kay Papa, kaya kung anong gusto nito, hanggat kayang ibigay ni Papa ay ibibigay niya. Kaya sila ni Mama ang madalas na magkasamaan ng loob. December 31 ng madaling araw, nagising ako. Parang may bumukas kasi ng pinto ng kwarto namin. Magkasama kami sa isang kwarto ni Ate Alice, kaya inisip ko na siya yon. Madilim ang kwarto at hindi man lang siya nagpailaw, pero naaaninag kong may naglalakad at kumikilos noon sa loob ng kwarto namin. Inasyum ko talagang siya yon. Mahina ko pa siyang kinausap at sinabihang magpailaw, pero tumuloy-tuloy lang ito sa kanyang higaan. Nakita kong nagtalukbong pa siya ng kumot. Baka ka ako pagod at antok na, kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. Natulog na rin ako noon. Maaga akong nagising noon para magsimba. Napatingin pa ako sa higaan ni ate. Naatalokbong pa rin siya ng kumot. Kami lang ni mama noon ang naapagsimba dahil may pinuntahan din si papa. Hindi na namin ginising si ate dahil ayaw na ayaw noon na naiistorbo ang tulog niya. Saka baka magapa ang katawan kakaligo sa dagat. Ibinili na lang siya noon ni mama kay Aling Trining, kasamahan namin sa bahay. Halos 5 oras din kaming nasa labas noon dahil pagkatapos magsimba ay namili pa kami sa grocery. Doon na kami dinaanan ni Papa para sabay na kaming umuwi. Pagdating sa bahay ay hindi pa rin namin natatanawan si ate sa labas, kaya pinuntahan na siya noon ni mama sa kwarto. Naabutan pa rin daw niya si ate na naatalukbong ng kumot, kaya hinila daw niya yon para bumangon siya. Pero ganoon na lang daw ang pagkasindak ni mama dahil pag-angat niya ng kumot ay wala doon si ate. Kinilabutan din ako nang sabihin yun sa amin. Dali-dali akong pumasok ng kwarto, pero wala nga talaga si ate. Napatingin ako noon kay mama na takang-taka. Tinignan din niya ako at tinanong kung pinagtatakpan ko lang daw ba si ate, na hindi daw talaga ito umuwi, at sinabi ko lang na umuwi siya para hindi mapagalitan. Sinabi ko naman noon na nakita ko siyang pumasok ng kwarto at nahiga pa sa kama niya. Napatanong tuloy ako sa sarili noon kung sino ba yung nakita ko sa kwarto namin. Huwag daw akong magsinungaling. Tawagan ko raw si ate at pauwiin. Agad ko naman siyang tinawagan, pero out of coverage daw ang linya, kaya yung ibang kasama niya ang kinontak namin. Inon ko ang speaker para marinig ang sinasabi. Inihati daw nila si ate bandang 2:00 ng umaga. Naalala kong yun nga rin ang oras na nakita ko siyang pumasok ng kwarto. Nag-hysterical na noon si mama at sinabi niyang wala pa si ate sa bahay. Sinabi ko naman noon na baka ka ako may pinuntahan ng saglit. Medyo kumalma noon si mama at tinanong si Aling Trining,
pero hindi naman daw sa kanya nagpaalam si ate. Hindi din daw niya ito nakita na lumabas ng sala. Muling tinawagan noon ni mama ang mga kaibigan ni ate. Tinanong niya kung sigurado ba silang umuwi nga si Ate Alice. Unti-unti na kami nung dinapuan ng matinding kaba. Lalo na nang sabihin ng kaibigan ni ate na hinintay pa nga nilang maapasok siya ng gate bago sila umalis. Pumunta kami noon sa may gate. Biglang naalala ni mama na tumawag sa guard ng subdivision na tinitirahan namin. Kinumpirma nga nito na may van na naghatid kay ate at mukhang mga kaibigan naman daw niya yon. Kaya nagtaka kami kung saan ba nagpunta si ate. Di man lang kasi ito tumawag o nagpaalam man lang sa isa sa amin. Naghintay kami noon sa kanya ng halos buong araw pero walang Ate Alice na nagpakita. Kaya kinahapunan noon ay nag-report na si na Papa sa police station. Grabe na ang kaba ko noon. Paulit-ulit kong panalangin noon na sana ay may pinuntahan lang si ate at babalik din. Kinagabihan ay pare-pareho kaming walang ganang salubungin ang bagong taon kahit may ilan nang nag-iingay at nagpapaputok sa labas. Napuno ng tensyon ang buong bahay. Hindi mapaalisin ang mama at papa. Palakad-lakad sila, uupo at tatayo. Tatawagan ang mga kaibigan ni ate na tumulong din noon sa paghahanap sa kanya. Nanlulumo na kami noon dahil magbabagong taon na ay wala pa rin siya. Pinagpalagay namin noon na baka naipagtanan si ate. Pero sabi naman ng mga kaibigan niya ay wala siyang nobyo. Tuliro pa kami noon nang sumapit na ang New Year's countdown. Mga bandang 12:30 ng madaling araw ay may tumawag sa bahay. Medyo na-excite pa ako noon sa pag-aakalang baka si ate na yon. Pero ganun na lang ang panlulumo namin nang malaman na galing ang tawag sa police station. Binalita sa amin na may natagpuan daw na katawan ng isang babae sa may tambakan ng basura. Dali-dali naming pinuntahan ang lugar na doon sa may bakanteng lote ng subdivision. Tinutumpukan na ang katawan ng iilang taga roon. Nakita daw ang katawan ni ate ng isang binatilyo na nagpapaputok doon. Nang di raw pumutok ang hinagis niyang labintador ay nilapitan niya daw iyon para sindihan ulit. Pero ganoon na lang daw ang gulat niya nang may nakita siyang kamay. Nang ilawan pa daw niya ang basurang hinagisan niya ng paputok ay nagulat siya sa nakitang katawan na nandoon. Pinuntahan namin yon na umaasang hindi yon si ate. Pero pagkakita pa lang sa kamay nito na siyang naalabas na atambak ay napahugulgul na kami ng iyak. Sing-sing ni ate ang nakita naming nakasuot sa daliri nito. Kahit si papa nun ay halos di makahinga dahil sa paghagulgul. Nang kunin si ate ng ambulansya ay lalo kaming nanghina. Kumpirmadong siya talaga yon. Yung suot na damit at sapatos na wala ng kapares. Lumabas sa autopsy noon na pinukpok si ate ng matulis na bagay sa ulo, kinaladkad at ginahasa pa. Sobrang sakit sa amin sa tuwing maaalala to. Wala akong ibang pinagkwentuhan ng tungkol dito o pinagpadalhan. Pero nakakagaan din kahit papaano ng loob na mailabas lahat ng saloobin ko sa tuwing sasapit ang bagong taon. Sana lang ay hindi to mapainggan ni mama. Saka ko lang din na-realize na multo na lang pala ni ate yung nakita kong umuwi at pumasok ng kwarto namin. Siguro ay hindi niya pa alam na wala na siya. Sobrang naawa ako sa sinapit niya. Mahigit 4 na buwan din noon nang malaman namin ang may kagagawan sa kanya. Isang kapitbahay na matagal na yatang stalker niya. Umalis kami sa subdivision na yon dahil paulit-ulit na lang ang nararamdaman naming sakit at trauma. Sa ngayon ay medyo naka-move on na kami. Patuloy pa rin ang buhay pero andoon pa rin yung sakit at bumabalik ang alaala sa tuwing darating ang bagong taon. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Gino, taga Cavite. Si Papa taga Cavite, samantalang si Mama naman ay taga Samar. Magbabagong taon noon nang umuwi kami ng Samar. Nasa grade 6 ako noon nang muli kaming magbakasyon doon sa probinsya. Buhay pa noon sina lolo at lola.
Nag-misto lang reunion din yun dahil nagsinatingan din ang ilan sa mga kapatid ni Mama at mga pinsan ko. Tuwang-tuwa ako noon dahil may mga kasama at mga kalaro ako. Namili pa kami noon ng maraming paputok sa bayan. Karamihan ay kwitis at fountain. Habang naghahapunan kami noon ay napag-usapan ni na Lola ang tungkol doon sa dating kapitbahay nila. Nakikinig lang kami noon ng mga pinsan ko. Bawal sa amin ang sumali sa usapan ng matatanda, kundi ay matatampal kami sa bibig. Mabait naman si Lola pero istrikta. Si Lolo naman ay super bait at masiyahin. Palabiro pa ito. Marami din itong kwento tungkol sa mga karanasan niya. Lihim akong naging interesado noon sa mga pinag-uusapan ni na Lola. Kinumusta kasi noon ni Mama yung kapitbahay nila na galing daw sa ibang lugar. Usap-usapan daw na pagbalik nito ay nag-iba na ang kilos at ugali nito. Hindi na raw ito lumalabas ng bahay. Pero may nakita daw na gabi ito kung lumalabas pagtulog na ang mga kapitbahay. At kinabukasan daw ay kumakalat na ang balita na may nawawalang alagang hayop. Noong una, hayop lang daw ang nawawala. Pero kinalaunan ay mga bata na raw. Dalawa ang sinasabi nilang may kagagawan nun. Yung van na nangunguha ng mga bata o di kaya yung isang kumpanya na kumukuha rin raw ng mga bata at ginagawang alay ang dugo sa ginagawa nilang kalsada at tulay. Yun bang sa construction? Nasa kabilang probinsya daw yun na di ko nalang sasabihin ang pangalan ng lugar. Wala man lang daw nung nang hinala na may iba palang kumukuha ng bata. Mahinang tinanong ni Mama si Lola nun kung totoo raw ba na naging aswang ang kaibigan niya. Yun daw kasi ang umabot na balita sa kanya. Tinanguan lang daw siya noon ni Lola at pinatahimik na. Dumating daw yung babaeng yun ng umaga. Umalis daw kasi ito ng kasagsagan na ng nawawalang mga bata. May naapagturo daw noon na nakita siyang pumasok sa isang bahay. Pangalanan na lang po natin siyang Gloria. Nakita daw ng taong to si Aling Gloria na pumasok sa isang bahay. May bitbit daw itong sako nang lumabas, pero nang hinanap sa buong bahay nila ay wala namang sako o bata ang nandoon. Bisperas ng bagong taon o New Year's Eve noon nang maglagay kami ng mga pinsan ko ng fountain sa harap ng bahay. At doon naman namin nilagay sa likod ang mga kwitis at ilang firecrackers. Excited na kami nung magsindi, pero hinihintay pa rin namin ang mag-alas 12. Kumain muna kami noon at naghintay ng countdown. Nung mag-alas 12 na ay nagsindi na kami ng mga paputok. Inuna namin yung fountain at sunod ay yung kwitis at yung firecrackers sa likod. Habang sunod-sunod na nagpuputukan ng mga kwitis, nagulat ako noon nang mailawan ang babaeng nakatayo sa di kalayuan mula sa amin. Nakaharap siya sa amin at naatitig ng matalim. Nang muling umilaw ang kwitis ay bigla na lang yung nawala. Nang muling mailawan ay sobrang itim naman na aso ang nakita kong nakatayo doon, doon mismo sa pwesto ng babae kanina. Parang sa bawat pagsindi ko noon ng kwitis ay papalit-palit sila ng babae. Hindi ko pa gaanong maintindihan noon ang nakikita at nangyayari, pero sa totoo lang ay kinikilabutan na ako noon. Sa tuwing iilaw kasi ay kita ko yung babae na parang naglalaway, ganoon din yung aso na parang nauulol. Bigla ako nung tinanong ng pinsan ko kung ano raw ba yung tinitingnan ko. Tinuro ko sa kanya yung babae pero aso daw ang nakita niya. Niyaya ko na siya nung umalis pero uubusin pa daw niya yung sinindihan niyang kwitis. Sinabihan ko siyang sumunod na agad sa akin. Pero nagulat na lang kami noon nang marinig ang malakas na sigaw ng pinsan ko. Nang puntahan namin siya ay naabutan namin siya nung naatihaya at takot na takot. Agad siyang binuhat ng tiyuhin ko na papa niya at dinala sa loob ng bahay. Sobrang nanginginig noon ang pinsan ko. Dilat na dilat yung mga mata niya at hindi maapagsalita. Tulala at hindi makausap. Sa pag-aalala ng tito ko ay dinala siya noon sa ospital. Sumilip ako noon sa may likuran namin. Nakita ko ulit yung babae. Naatingin siya sa bahay namin. Nagmamadali ako nung umalis. Nakaramdam ako ng takot dahil nakita kong parang biglang pumula yung mga mata niya. Naasalubong ko noon sina Lola. Tinanong kung saan daw ako galing at kung bakit daw mukhang takot na takot ako.
Sinabi ko nun sa kanya na may nakita akong babae sa likod. Yun din yung babaeng nakita ko nung nagsisindi kami ng mga paputok. Kinuwento ko rin kay Lola na minsan nakikita ko yung babae, minsan naman ay aso. Napa-sign of the cross na lang si Lola sa nakwento ko. Agad niyang pinatawag nun si Tito at sinabihang huwag nang idiretso sa ospital ang pinsan ko. Manggagamot daw ang kailangan niya. Mukha raw kasing naaswang yung pinsan ko. Nabanggit ko rin kasi noon kay Lola na naiwan ko ang pinsan ko doon sa likod bahay at nakita kong andoon pa yung babae. Alam nyo, nang mapagamot ang pinsan ko at lumabas ng inaswang ito, hindi na namin nakita yung babae sa katabing bahay namin. Sabi ni Lola na baka umalis na ito dahil may ginawa na naman itong kalokohan. Nayanggaw daw yun, kaya mahirap daw pigilan ang pagnanais nitong maapang biktima. Papusok daw kasi ito kesa sa matagal ng aswang. Kapag naaalala ko yung kabataan naming yun, ay di ko maiwasang kilabutan pa rin. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko. Tawagin nyo na lang po akong Amy. Namili pa kami noon ng maraming paputok. Kaya naman mga bandang alas 5 na noon ng hapon. Excuse me po.